robot. Then after, no, pagkatapos ma-assemble, no, lalagyan muna ng system. Okay, nagre-record ba? Yeah, it's okay. That's recording. Okay, so lalagyan muna ng system para nang sa ganon, makontrol yung mismong robot. Just like ito rin. So, nag-assemble tayo ng laptop and desktop, no? At na-assemble natin ng tama according to specification and compatibility, ano, between parts, no? At okay na siya lahat, so ready to be operated by the system. So, it is the one that will control the operation of the unit, no? Computer, laptop, or desktop. Yun yung trabaho ng operating system. That's why yun ang unang ini-install para gumana ang mouse, keyboard, mag-display sa monitor. So yung ano niya, yung tinatawag na compatibility, yung step ng flow ng hardware na pag-aralan natin, no? From the power, mula sa power cord, papunta sa power supply, and then goes to motherboard. And doon sa motherboard, meron siyang firmware, no, na tinatawag nating BIOS. Okay, firmware yung ibig sabihin isang program na read only na naka-embed doon sa chips, and that is what we call the BIOS. Okay? Tapos yung basic input output system na 'yon, so doon nakapaloob yung nakikita natin na pag-pinrest natin ang ating computer, yung ating keyboard, no, nagpa-power on self-test siya, di ba? Pagbukas nyo, nag-on, magbibilang siya, tapos ipipress natin agad yung F2 o kaya Dell, basta't yung magti-trigger para ma-open yung BIOS na program, which is Basic Input Output System. So, yung BIOS, napakita ko na sa inyo, dalawang klase yung BIOS na yon, which is legacy and UEFI. Ang old BIOS is legacy, no? Ang legacy dapat kaya in-upgrade yan into UEFI. Ang dahilan niyan kasi yung legacy BIOS, no, prone sa rootkits, yung agad mababavirus agad yung computer mo o yung unit mo upon booting pa lang o upon power on self test pa lang, nakapasok na yung virus. No? Kasi siyempre hahanapin niya yung operating system, which is dati, 'di ba, yung operating system nasa disket, no? So yung disket na yon, nandoon na yung virus, no? Kaya pag boot mo, no? Remember ha, dati yung computer wala, ang operating system wala sa computer mismo ha, nasa disket yung OS. No, yan yung tinatawag na DOS 1, DOS 2, this operating system na DOS. So doon, until na nagkaroon tayo ng hard disk, na doon na yung operating system nilalagay. No? So kaya yon, ang nangyari, up to now, no, dinevelop nila yung UEFI, which is ang purpose nun is para ma-prevent from rootkits. No? Para ma-prevent yung virus na sa operate sa pag-boot pa lang, pumasok ang virus agad. So, bakit nag-UEFI? Kasi nga, hindi niya na in-honor, no? Ibig sabihin, yung upon booting, pag nakita niya, yung isang booting device, no? Papasok, no? Parang protection na yon yung sa in-upgrade na BIOS. Kaya nga, di ba, yung BIOS na bago ngayon, yung UEFI. BIOS pa rin yun, ha? Kaya lang ang pangalan nun, UEFI na. So, yung isa legacy, BIOS pa rin yun, no? Firmware pa rin yun, yung legacy. Kaya lang legacy siya, no? Tapos yung isa naman, BIOS na updated, no? Na naging UEFI. So, yun. Kaya nagkaroon ng UEFI. Ngayon, siyempre, pag mag-i-install ka ng OS, dahil protektado na yan, no, hindi siya basta-basta magbabasa ng outside booting, yung USB. Hindi niya basta babasa-basahin yun. No? Unless na magko-compatible dun sa BIOS. Kaya nga meron dun sa BIOS, kahit UEFI yung ano mo, yung booting flash drive mo,
Pag hindi mo dinisable ang secure boot, hindi babasahin. Kaya may tinatawag na secure boot. O, tingnan natin ha. Mismo, tingnan natin sa internet para makita natin. Ano ba yung secure boot? Ayan, nakikita natin ha. Ayan. So, lagay natin, what is secure boot? No? What is secure boot in BIOS? Ayan po ha. What is secure boot in BIOS? Ayan. Yung maliwanag oh. Secure boot is a server security. Oh, security ha. Feature that is implemented in the BIOS and does not require special hardware. Okay? Ayan po, i-disable dyan. Oh. How to enable a secure boot? How to disable secure boot? Yan. Yan oh. Yan. So, secure boot ensure, sinisigurado niya, no, that each component launch during the boot process. Ibig sabihin, kung ano man ang ilagay mo doon sa inyong computer, no, yan o, each component launch during the boot process is digitally signed. Ibig sabihin, no, naka-signature doon sa BIOS, no, is digit kung ano ba sa kanya. Ano muna natin yung pumapasok, wala ba? Parang may pumapasok. Okay. Ayan, no? Sign that the signature is validated, no? Binavalidate against a set of trusted certificate. O yan, merong trusted certificate embedded, no? Kasama na dun sa UEFI BIOS, wala yan sa legacy. Ang legacy walang protection. Kaya madaling pasukin ng rootkits virus. Yan. Yan. Certificate embedded in the UEFI. No? Should I enable secure boot in BIOS? Yan o. Ayan. Okay. The Money Works and Service recommend configuring your device to support secure boot. Though it is not required. Although na hindi siya required na i-secure boot siya, pero kailangan mong gawin kasi due to antivirus. Yan. Yan, rootkit, so, hindi nyo nabasa. Yan, no. Configure secure boot, this type of hardware restriction. Di ba, nire-restricts niya yung UEFI na yun, no? Restricts, protect the operating system from rootkits. Okay? And other attacks that may not be detected by antivirus software. Apo? Wala ayun yun. Oo, sorry. Okay. So, Baltasar, sorry ah, hindi ko nakita. Good evening, Sir Bal. Okay, meron ka bang mic, Sir Bal? Yun. Good evening. Okay. So, yun po. So, yun ano? Yan, basta't kung bakit gaano ka-importante ang i-disable ang secure boot. Yan, because of rootkits, yung maliwanag, oh. Yan, oh. Why configure secure boot? Bakit natin i-configure ang secure boot, no? Doon sa BIOS na UEFI. This type of hardware restriction, di ba, no? Hardware restriction protects the operating system. Doon sa legacy, walang protection. Okay? Protects the operating system from rootkits. So pag sinabing rootkits, yan yung attacker, no? Virus yan na upon boot pa lang, meron bang pumapasok? Ayun. Okay. So upon boot pa lang, no? Yun na kagad. So kailangan natin, no? Naka-protect, kailangan dapat naka-on yun. Okay? Naka-on. Ngayon kung mag-i-install tayo, no? Mag-i-install tayo at legacy ang ginamit nating format ng bootable flash drive is a type of legacy BIOS o legacy format yung gawa sa Win Setup o kaya doon sa Rufus na ang pagkakagawa is MBR imbis na GPT. So pag MBR, legacy yon. Okay? Sa Win Setup, automatic legacy yon. Sa Rufus, no, may pagpipilian doon. It's either legacy or UEFI.
So kung ang gamit mo ay formatted using MBR, pag in-install mo yan, mag-i-install ka ng operating system sa isang computer, kailangan mo pang i-disable yung secure boot para basahin yung legacy mo. And at the same time, no, kung nakalagay doon sa selection is UEFI, iseset mo rin siya as legacy para basahin yung ginawa nating antivirus galing doon sa antivirus yung installer, no, doon sa Win setup or kung MBR format 'yon. So halimbawa nakaano na siya, ha, naka UEFI, so kailangan mo pa ring i-ano 'yon, i-disable, no, para basahin yung iyong tinatawag na bootable flash drive. Okay, so maliwanag po, ha. So yun po yun, yun yung tinatawag natin na compatibility ng ginagawa mong bootable flash drive against sa BIOS para basahin ng tama. And at the same time, kung ang hard disk mo ay formatted as legacy o MBR, hindi rin gagana yon. Okay, kailangan i-convert mo pa yon into UEFI. Okay, ipo-format mo siya into UEFI. O, meron yan sa DOS prompt na ginagawa. Or, halimbawa, nag-boot na siya sa UEFI, tapos pumasok na siya rin sa selection na i-install mo na yung Windows. So, pag hindi na i-install, i-format mo. Gamit ang UEFI na yung pagdating na sa installation ng Windows na yon. Okay, so darating tayo doon. Now, ang i-discuss ko muna ngayon bago tayo dumating doon, yung mga utility programs na sinend ko sa inyo, yung Comtech Tools, paano natin gamitin yon? Andun na yon yung tinatawag natin na bootable, creating bootable flash drive, yung program na Win Setup, yung Rufus, andun na yon. Okay, how about yung iba pa ron? Na-download nyo na po ba yung Comtech Tools? Lahat? Lahat po ba dito na-download na yon? Okay, good. Okay. Oh, yun. Si Sir Ma'am Alona, hindi pa. Okay, i-ano natin. Okay, oo. So, Sir Val, hindi pa? Opo. Ma'am Ginalyn. Okay, so nakita nyo na yung laman ng Comtech Tools. Opo. Okay. Si ano? Sir Eric. Na-download na. So, ito po, ah. Glance natin ang ating Comtech Tools. Ayan. Ayan. Ito po siya. Comtech Tools. Aking. Ito. Ayan. Compilation. Ito po. Comtech Tools. So, sa Comtech Tools na yon, no? Ito po. May antivirus. Pero hindi na yan. Wala na yan. Kasi hindi nyo na kailangan mag-install ng antivirus. No? Dahil meron na tayong Windows Defender. Andyan yung Any Video Converter. So, yung Any Video Converter, ini-install po ito para ma-convert ang ating video. Kung hindi binabasa, dahil hindi siya readable yung format doon sa video na gusto nating i-watch, no, panoorin, ito yung converter. Ini-install yan, video converter. O, medyo ano na yung version niya, pwede naman mag-download ng panibagong version. Basta itong Any Video Converter, ibig sabihin, kung hindi na pe-play ang video, no, pwede nyo i-convert into player. O yung halimbawa, naka-AVI. So, gagawin mong MP4. O yun, Any Video Converter. O, hindi na itong Cafe Manila sa ano to, eh. Sa tinatawag natin na yung mga internet shop. Kung bakit nagiging server yung internet shop, makikita nyo, may server doon, di ba? Windows 10 server, Windows 7 server. Hindi po server yun. Okay? Hindi server yun. Kaya lang siya naging server. Kasi ininstala ng utility tools para maging server. No? Para mag-timer, para makontrol, and so on. So, yun po yun. Pero ang tunay na server, yung tinatawag na NOS, Network Operating System, in the form of, let's say, Windows 2000
3 server, no, Windows 2008 server, no, 2012 server, 2016 server, 2019 server, yung ganun. Basta't meron siyang server, no, Windows, halimbawa, 2012 server. Wala pong Windows 10 server na operating system. Wala po. That's an ordinary operating system which is capable naman ng networking pero hindi siya talagang magiging server. Meron talagang tinatawag tayong created for network server talaga. Okay, ano ba tong CSS na to? Dito to. Ito yung deep freeze, no? Kung may deep freeze diyan, no? Ito yung sinasabi natin na sino nakakaalam ng deep freeze? Sino may idea tungkol sa deep freeze? Yes, utility program to, no, na pag in-install mo, poproteksyonan ang inyong computer from virus at saka from yung tinatawag natin na mga i-delete yung mga files nyo. Halimbawa, ito, no, dito sa internet shop, in-installan ng deep freeze. So, wala siya lang magagalaw dyan. Magagalaw nila, madi-delete nila yan, okay. Ma-uninstall nila yan, okay. So, magagawa nila lahat, gagawin nila. Pwede. Makakapag-download sila, makakasave sila dyan, pwede. Na-virus yung, ano, yung computer na yun, pwede, mababirus kung na-virus siya. May na-delete, meron siyang... So, in short, merong ginawa sa inyong computer. So, ang magiging ano lang yan, i-restart lang yung computer. Balik na naman sa dating, as is, yung by default. Yun yung protection ng deep freeze na tinatawag. Kaya lang, delikado yun. No? Ang problema nun, pag nakurap ang deep freeze, yun. Wala ka nang magagawa. Magre-reinstall ka na lang ng Windows, mag-i-install ka ng panibagong OS. Yan. Pag nakurap. Kasi pag nakurap, hindi mo na siya ma-ano eh. Hindi mo na siya ma-access eh. Kasi ang pag-access niyan, yung shift, tapos i-click mo yun dito para may password. May password dyan. No? Para hindi nila magalaw. May password para hindi magalaw. Ngayon, pag gano'n na nangyari, so, hindi naman nakurap na ano lang yung ano, nakalimutan lang yung password, meron tayong deep freeze resetter. Oh, andito pa yata yun eh. Hindi ko pa ba tinanggal. Ayun. Basta't yung gano'n, pag naka-encounter kayo ng deep freeze na sinasabi, yan yung isang program na ipi-freeze, no? Pagbukas ng computer nyo, ipi-freeze lahat. No? Naka-freeze lahat. Okay? Kumbaga sa ano, kung ano yung dinatnan nyo sa desktop, kung ano yung dinatnan nyo dyan, andyan lahat yun, baguhin nyo man, kung ano man gawin nyo. Pag i-restart lang ang computer, okay na uli, balik uli sa dati. Yun yung trabaho ng deep freeze. Epson resetter. Lahat po ng printer, meron siyang maximum printing capabilities. Kumbaga sa ano, halimbawa, yung printer mo, 3,000 copies. Hanggang 3,000 copies lang ang pwede niyang i-produce na print. Pagkatapos noon, puno na ang computer o yung printer niyo, mag-orange na siya. So, it doesn't mean nasira. So, ang ginagawa, nire-reset lang. Bakit nire-reset? Kumbaga sa ano, na-reach niya yung maximum number of print. No? Let's say 3,000 na reach niya na yon, kailangan i-reset mo back to zero yung counter. So ito isang program na back to zero yung counter, okay na uli yung printer nyo. Okay? So kung yun ang problema, pero kung talagang physical, may naipit, nagka-problema sa loob, ay gagawin nyo yun. So iba naman yung ano ha, yung napuno. Ibig sabihin, na-reach niya yung maximum na ipiprint niya. Epson resetter. Font collection. So, pwede kayo mag-download din font collection. Sino po medyo may idea sa font? Okay? Ito font collection. Ayan, marami po yan. So, ito yung tinatawag natin na pag halimbawa, nasa Microsoft Word tayo, nasa Microsoft Excel, basta't nasa application tayo. No? Halimbawa, yung Photoshop, video editing. So, lahat ng application. No, na tumatakbo sa inyong computer. Meron po siyang pinagkukunan
ng global font. Okay, doon ang gagaling yung mga font na ginagamit. Let's say for example, eto po. Eto, Weird Party SW. Ayan, double click. Yan yung TTF pa, ayan o. So, ibig sabihin, true type font. Ang tawag doon, TTF file, true type font. Okay? Kaya ka nagkakaroon ng magagandang font, no, dahil ini-install yan. Okay? Ini-install. Dina-download, libre yan, kung pwede kayong maka kuha ng mga ano libreng font meron sa internet. So sino po ang may idea dito sa font na ginagamit, global font? Sino po? Sir Eric, alam niyo apa? Apa? Pe Yes, opo. Ganito, no? Kasi minsan, pagka gumamit tayo, di ba, lalong-lalo na nasa ano tayo, graphics, gumagawa tayo ng tarpaulin. So, syempre, yung magandang fonts ang kailangan natin sa tarpaulin. Even do sa mga birthdays, gumagawa tayo ng birthday, ng mga calling card, at mga kailangan ng magandang fonts, birthday, invitation, and wedding, and so on, no? Ang tawag doon sa mga fonts, sa mga letter na ginagamit doon, ang magagandang letter is fonts, true type fonts. So, tingnan natin, ha. So, merong magagandang fonts na makikita natin sa internet. Let's say ito. Ayan. Lagay natin fonts. Fonts lang. Kahit fonts lang. Meron namang, fonts lang. Ayan. So, the font. Ayan. Font generator, yan, di ba? The font, yan. So, ibig sabihin, yan, kung mapapansin nyo, yan ang gaganda, di ba? Yan ang mga fonts. No, halimbawa, wala ka nito. I-download mo lang. Libre yan. O kaya mag-search ka dito. Anong gusto mong mga search? Gothic, basic, script. Pag sinabing script, mga magaganda yan. O brush. Yan, o yan, o. Di ba? So, gusto mo magkaroon ng ganyang fonts. No? Da-download mo lang 'yan. Okay? So da-download mo 'yan. Pag na-download mo 'yan, i-click mo lang download, papasok na 'yan sa download mo. Ayun na. So naka-zip 'yon. It's either naka-zip or naka-WinRAR. WinZip or ibig sabihin naka-compress. O kailangan mo po pang i-decompress. Pag dine-compress mo 'yan, magiging ganito 'yon. TTF ang true type font. So dito mo po ilalagay ang copy-paste lang. Pwede naman yung double click. Tapos install. Mai-install mo na yan sa global. Pwede yon. Okay? Sabag, iisa-isahin mo ba yan? No? Di ang tagal. Halimbawa, napakarami yan. I-install mo ba? Hindi. Control A, kung gusto mo lahat yan mapunta sa global fonts. Control C, copy yon. Tapos punta ka sa C. Na kung saan andun yung OS mo, yung Windows. Double click. Ayan, fonts. Oh. Ayan. Sa loob ng Windows directory, meron siyang fonts. At dyan sa Windows directory, andyan po lahat ng fonts. Ang tawag dyan, global fonts. Which is siya po ang nagsusupply nung mga fonts o pinanggagalingan nung mga na fonts nung para dun sa mga application mo. Mga program mo. Let's say Adobe Photoshop, nasa video editing ka, yung Filmora, After Effects, no? Yan. So, yung ganyan, yung mga fonts na yan, ginagamit. So, nasa global. Gamit yan lahat. Dyan sila kumukuha, kaya tinawag yan na global. O, ipipaste mo lang dyan. O, pag na-paste mo na yan dyan, okay na. Magagamit mo na sa lahat ng mga application. Okay? Minsan, meron pang ganito. Ito, magiging problema. Pag gumamit ka ng fonts, ang ganda ng fonts na ginamit mo dahil gagawa ka ng tarpaulin, gagawa ka ng ads, no, gumamit ka ng fonts, tapos pag nagpa-print ka doon sa isang printer at wala silang fonts na ganun, magugulat ka na lang, nag-iba yung print. Kasi wala silang fonts na ganun. So, kailangan, kung ano yung fonts na ginamit mo, dapat kasama ilagay kasama mo yan doon. At sasabihin mo, yan yung mga fonts na ginamit ko, baka wala kayo niyan.
Oh, yun yung gagawin nila. I-install nila yung bonds na yun para lang yung ginawa mong project o ginawa mo kung ano man yan, okay, as is. So, yan po yung ano ha, tinatawag natin na fonts. Okay? Okay, maliwanag po ha. Yan sa fonts. So, titingnan natin para, sinasample natin para malinaw na yung ating sinasabing explanation ha. Okay. Hard disk clone. Sino may idea ng hard disk clone? So, mga utility tools muna tayo kasi alam nyo po ba, napaka-importante na malaman nyo, malaman natin, yung mga utility tools na ginagamit. Di ba? Halimbawa, sir, paano ba mapadali yung pag-install ng Windows? Kasi, no, magse-set up ako ng isang internet shop, 10 computer eh. O 5 computer eh. So, ibig mo sabihin, gagamit ka ng isang flash drive lang para installan mo siya. Tapusin mo muna isang computer. Halimbawa, 2 oras mo siyang i-installan. Tapos another 2 oras sa kabila. Another 2 oras sa kabila. Isa-isa. Ang tagal nun. Okay? Or, gagamit ka ng 5 flash drive para sa 5 unit na yon. Okay? So, ang sagot dyan, hard disk clone. So, yung hard disk clone, isa lang yung i-installan mo ng Windows at kukumpletuhin mo pati mga programs niya, no? At pag okay na siya, i-clone mo na lang. So, ang ibig sabihin ng clone, gagayahin niya na lang yun. Di ba? Pag sinabing clone, as is, kung ano man yun, kamukhang kamuka, yun na yun. So, lalagay mo na kasi alam natin yung isang yung computer, pwede mo lagyan ng, depende sa port yun. Halimbawa, merong 4 na port, SATA port. Okay, 4. So, isang master, 3 hard disk. So, ikunoklone yun. Bali, ibig sabihin, yung master na andun lahat ng setup ng computer, ng OS, ng pati lahat-lahat, so, ikakopy niya lang dun sa 3 hard disk na yon. Pero hindi ikakopy yun. Meron niyang proseso. Yung program, patatakbuhin mo. Like, kagaya nito, sample. Okay, isa lang to. Ayan, o. Yeah, kung mapapansin nyo, itong yata isang to. Sorry, ito yata yon. Application HD clone. Ito yata yon. Application. Yes. Ayan, oh. Okay, start HD clone. Oh, meron pang ibang ano, ha? Pang hard disk clone, ha? Oh, yan, oh. Cloning, oh. Oh, copy disk. Ibig sabihin, kukopya mo yung disk sa paniba sa next disk. Oh. Di ba? Meron pang iba. Ha? Meron iba. Hindi lang itong HD clone. Ha? Meron pang iba. So, ini-explain ko lang na pwede pala yun. Pwede pala yun. Mag-i-install ka lang ng isang complete na sa isang hard disk. Tapos, kukopyahin na lang. No, i-clone na lang sa 3 hard disk. Tapos, yung hard disk na ilalagay mo na sa 3 computer yun. No? Bingo, kung ano man yung ginawa mo sa isang computer, ganun na rin yun. Basta provided na pare-pareho yung specs ng motherboard. Okay? Pero kung hindi, meron ka rin gagawin doon. Okay, kagaya niya, no? Source, no? Halimbawa, ito ang source. Yung panggagalingan. Ayan. Ito. Okay? Ang target mo ngayon, halimbawa, ito. O, in-next mo yan. Ibig sabihin, ito yung pinaka-source niya, no? Tapos yung kanina, ito. So, ito na yung target. O, ito na. O, halimbawa lang, ha? Kasi USB yan, eh. O, in-next mo. O, yan, di ba? From source, sector, from beginning talaga to sector, yon. Okay? Kung mag-a-advance ka, advance option, dapat alam natin to. Yung mga share memory, cache memory, and so on. Okay? So, next. Wala ka nang gagalawin dyan. Basta source target. Next. Okay. Pag ni-next mo yan ng ganon, okay? Ni-next mo yan ng ganon, so, lalabas na siya. O, yan. So, pag in-start mo, yan, kinukopy niya na yung mismo. Yung sector mismo. Lahat. Papunta ron. Parang tinatawag na cloning. Di ba? Pag sinabing cloning, parehong pareho. Oh, pagkatapos nun, yun na, isalpak mo lang yung hard disk na kinloan mo, kung ano yung
Kung ano yung itsura nung unang inistolan mo, yun na rin magiging itsura nun. Doon, ganun kabilis. No? Yan, dating ginagamit yan yung ghost eh. So, internet browser, meron na tayo yan. Ano to? Microsoft.net. So, yung kailangan, minsan kailangan niya Microsoft.net eh. Meron mga program na nangangailangan ng tinatawag na .net para bago siya gumana. Okay, kung maghahanap. Ito, network lookout. O, ito. Ito, maganda to. Even sa cellphone, kaya lang, pang cellphone meron ha. Okay, ito pang PC to. Okay? Pero pang cellphone pwedeng ma-download. Okay? Nakaka-download nito, kaya lang, yung mga da-download yun dyan, wala yatang crack, hindi original. Okay? So, double click. Paano gamitin? Double click. Ito, ang sistema nito, para i-monitor mo, halimbawa, ikaw yung network administrator. Okay? Ikaw yung may hawak ng server. O, bukod pa rin sa controlling server, ano? O, halimbawa na lang ito. Meron kang network na Windows 10. Okay? Tapos merong nakakabit dyan sa'yo sa internet shop. No? Hindi ka gagamit ng timer. Internet, lagyan mo rito bukod sa timer. So, i-installan mo siya para ma-monitor mo yung mga nakakabit sa computer. Whether if it is naka client server o kaya work group computer. Ito, setup. Ayan. Double click natin. Ayan. Ayan. Kasi ba, yung na-download natin na Comtech tool, sir, para saan ba itong mga to? Ang dami naman. O, ito nga. Dinidiscuss ko na ha. Next. Agree. I-install to ha. Ito, dalawa. Yung sa una, yun yung pang-monitor. Ito ang ini-install sa server. O kaya, ito ang i-install mo para ma-monitor mo yung mga computers na nakakonect sa'yo o sa network. Halimbawa, ikaw yung namamahalaan ng network, i-install mo to. Okay? Kasi i-monitor mo yung bawat galaw ng empleyado. Nagpe-Facebook ba siya? O, pwede mong i-block. Tanggalin mo yung Facebook niya. Naglalaro ba siya? Pwede mo siyang i-restart. Nang hindi niya alam, biglang nag-restart. May ginagawa pa siya sa computer na bukod sa trabaho niya, pwede mo siyang i-blank yung monitor niya. Ibig sabihin, biglang magbu-blue yan. As in blue, walang laman. Blue. Ibig sabihin, binlank. Okay? Or, ang ginawa mo, nag-open ka, no? Nag-open ka ng isang sa YouTube o kung ano man, nagugulat siya, ba't biglang nag-open yun? O ba't yung in-open ko, ba't biglang nag-close? No? O kaya, ang ginawa mo, yung mouse niya, kinokontrol mo. Halimbawa, papunta yung mouse niya ng gano'n, ang ginagawa mo, pinapapunta mo rito. O, kaya kasasabihin niya, baka may multo yata, ah, yung binitawan niya yung mouse, pero gumagalaw yung mouse uli. O, kusang tumatakbo, tapos nag-open, gano'n. O yun. Ibig sabihin, naka-remote control. Yan. Ito yun. Ito yung program na yun. At itong sa baba, ito naman ang i-install mo sa kanya. So, ito yung sa'yo pang monitor. Ito naman sa kanya, i-install mo sa kanya yan. Para ma-monitor mo siya. Yan o. Net monitor for employees agent. So, click ko dito. Next. Next. Yan. Okay? So, yan po, ha? Ini-install yan. Close. Okay na siya. So, kailangan ko siyang i-original crack. Ano ba yung ibig sabihin ng crack? Ito yung tinatawag, marami mong klaseng tinatawag na pang-original. Eh. Kagaya ng MS Office natin, di ba? Yung Word, Excel, PowerPoint. Di ba? Hindi natin nagagamit. Kagaya yung sinabi ko, in-original natin, di ba? Para gumana yung dinemo natin sa CSL. No? So, meron siyang keygen. No, na siyang ipapatakbuhin mo para lumabas yung program na yon, kagaya ng ginawa natin kagabi. Iba naman tong crack, maraming klase kasi, may keygen, may serial key. Ito, meron namang crack. Ang ibig sabihin, ito MNEP console, kukopyahin mo siya. Copy. Yan. Kasi yan yung pinaka-crack niya. Oh, yan yung pinaka-program niya. Napapalitan mo
yung ininstall mo na yon, papalitan mo yung program na yon na para yung iraran mo, papalitan ng crack. Okay, saan mo siya i-crack kung saan siya na-install. So, kokopyahin mo po to. Yan. So, ulitin ko. Copy, ha? Tapos, this time, ha, yung pang-original, kakopy mo naman, i-replace mo lang yung ano. Pero meron mga ibang klase na pang-crack, ha? Kagaya nung sa diniscuss natin sa CSL. Yung iba naman, serial number. Hinihingi niya yung serial number, yung CD key o yung key, ibibigay mo para maging original. Ito, iba naman klaseng pang-original. Hahanapin mo kung saan siya na-install. See? Nasa program files. Okay? Okay, yan o, net monitor. Okay? Para hindi siya mahalata, no? Wag mo dyan siya dyan i-install, dun mo ilagay sa Windows system para hindi halata nung minomonitor mo. Halimbawa, pero hindi ito yung pang ano ah, yung sa client ah. Ito yung pang monitor. Okay, double click. Doon sa loob ng bin, diyan mo ipe-paste yun. Oh, ito kasi yung program eh. No? Kasi pag pinatakbo mo to, trial lang. Okay? Para hindi na siya trial, i-override siya nitong kinapi natin. Paste. Override. Replace. Ayan, continue. Yan kasi yung pinroduce. Ito kasi yung pinroduce ng installer. Okay? So, dahil trial yan, pag pinatakbo mo, kailangan mong i-replace nung crack na yon. Eto. So, double click natin. Ayan. So, lalagyan natin ng password. So, lalagyan mo siya ng password. Ayan. Let's say, tapos retype password. Para, ikaw lang nakakaalam. Hindi pwedeng walang password dyan. Okay. O, ayan na po yung ano, screen. Okay, tingnan natin ha. Tools and restriction. Ayun o. O, di ba? Kaya mo raw siyang ipower on. Kaya mo siyang ipower off. Yung station ha, yung mga client ha, kaya mo siyang i-reboot. I-hibernate, i-log off, i-lock yung workstation, i-lock yung computer, i-unlock, lagyan mo ng screensaver, i-clear mo yung desktop, halimbawa nag-Facebook siya, no? I-clear mo, so wala na siyang makikita sa screen kundi yung kulay blue na yan, nakaklik, ano. Lock mo yung USB drive, and so on. Okay? Yan, lock mo, disable mo yung control alt delete para hindi siya makapag control alt delete. Ayan, i-blank mo yung screen. Tapos okay, balik mo unblank screen. Okay? Ayan. Ito, halimbawa, gusto mo mag-open ka ng automatic mag-o-open yung Facebook o mag-o-open ganyan nang hindi niya alam, pagbukas niya o-open kagad yung magugulat siya. Okay? Yan. Pagbukas, yung kagad nandun kagad sa internet. Okay, kung may internet. Remote screen. Kayo na, kukontrolin mo na yung screen niya. No? Pwede mong, yan, lahat yan, no? Yan. Remote screen, pwede mo siya, yung mouse niya, nakaganyan dyan, kusang gagalaw yan, magugula siya, may multo yata. Okay, yan. Pwede mong i-record, desktop recorder, kung anong ginagawa niya sa desktop niya, mare-record mo. Ayan, nare-record mo yung desktop niya para merong ebidensya, no? Na? O, yan o, 'di ba nagpe-Facebook ka? Ayan o, nakita mo? Yan o, naka-record 'yan. O, yan. Ni-record mo. Record when console is running. Okay, yan. Naka-remote control mo siya, nire-remote, no? Nire-record mo. Application. O, iba-block mo yung kanyang mga tinatawag yan, no? Add to blacklist kung halimbawa nag-a-access siya ng mga ano, wala pang nakakonek eh. Nag-a-access siya ng mga site na ano, yan ba-block mo. Internet control, mako-control mo. Iba-block mo yung lahat ng website niya. Block the following website. O, tanggalin mo dyan. Lagay mo dyan yung Facebook. O, hindi siya makakapag-Facebook. YouTube, hindi siya makakapag-YouTube. Yan. Okay, message mo siya. Oh, pag nakita mo ng ganyan, no, you know, oh, i-type mo, hoy, anong ginagawa mo? Biglang magpapop up sa screen yun.
Yan, ganyan yan. Kung crush mo siya, lagay mo siya ng ganyan. Hello. Yan, compose message. Yan, okay? Yun. So, mamay-message mo siya. Okay? Yan po. And so on, marami po. Share my desktop. Si-share mo sa kanya. Disable printer, marami po. O baka ito yung mga controlling. Restriction, yan mga restriction. Yung tools, yan, ito, ang dami. Ngayon, bago mo gawin siya, so, i-scan mo yung computer. Scan network for computer, yan. So, ang ibig sabihin niya, i-scan mo yung lahat ng IP address beginning with 1 to 0 hanggang IP address, full IP address, 1 hanggang 255. Lahat yan. 2, ganon, ganon, ganon. Yan. Tapos, eto yung agent password. Okay? Pag in-scan mo yan, lalabas dito ngayon yung mga computers na na-scan mo, yung mga nakakonek. So, lahat sila nakalista dyan, yung IP address nila. I-add mo sila doon sa, yan, add group of LAN computer. So, makikita mo na yung mga ano nila lahat doon. Yung mga computers dito, makikita mo pag na-add mo na sila dito, add. Ayan. Okay? So, pag na-add mo na siya dyan, nakikita mo mga computers nila. So, select mo lang ito. Click mo tong isa. Ano kaya ginagawa nito? Click. O yun, makikita mo na yung screen niya, anong ginagawa niya. O, tapos gusto mong kontrolin, makukontrol mo. Okay? So, meaning, pang-monitor to nung mga computers na tinatawag natin na client. Okay? O, ayan po. Try natin. Mag-install naman tayo. Dito rin, sa computer na to, mag-i-install naman ako ng... Okay, mag-i-install ako. Ito. Mag-i-install ako ngayon nung... Ganun din. Parang yung sarili ko, eh, ano ko, yung sariling computer ko, mo-monitor ko. Okay? Ang ganda nito, napaka ano nito, useful sa network. Set up. Yes. Next. I-installan ko rin tong computer na to. This time yung, kunyari, ako rin yung client. Next. Install. Yan. Ako rin yun, ha? Yan. Error program monitor from employee. Click abort to stop installation. Retry natin. So, ang nangyari nito, bakit nagkaganon? Kasi, alam niyo ba kung bakit? Ito po. Nag-failed. Bakit siya nag-failed? Kasi itong aking computer na alala ko, naka-ano to, SAMP server, nasa website. Ano, gumagawa kasi ako ng website eh. No? Meron bang mag-i-in? Wala namang mag-i-in, ano? Parang narinig ko. Ah, oo. Oh, sige, di bale. Okay, yan. Kala ko na off na tayo. O, yun ha. Ang mangyari nun, no? Kaya yan, kasi meron akong, ano eh, kailangan i-uninstall ko muna yung aking tinatawag na MySQL. Control panel. Yan, kasi yun yung nagko-conflict. Eto o. Eto o, SAMP server. Ito yung sa website development eh. SAMP server, ito yung local server para mapatakbo natin ang website na ginagawa natin. Okay. Uninstall ko muna tong SAMP server. Medyo istorbo to eh. Yan. Ito yung ano eh, para sa web development. No. Yan, kailangan nating i-uninstall. Kasi ginagamit niya na nga eh. Ginagamit niya yung port. Ayan o. Okay. Tingnan natin. Ayan o. Do you want to uninstall? Yes. Remove the SAMP. Okay. Meron naman akong backup niyan eh. Kasi gumagawa ko ng website. No? Ayan. So, ito yung pinaka-local server ko na... Kumbaga sa ano, may hawak siya ng port. Siyang may hawak ng port.
Ayan. Okay, habang inaan-install natin. So, habang inaan-install natin, ayan, kasi nagko-conflict siya sa setup nitong pang-monitor eh. Ayan, okay. So, ganun po. So, may question muna. Question muna tayo. Sige. Yes. Yes po. Pwede ba ito sa ano, Wi-Fi lang ang yes po. Wi-Fi. Oh, kaya nga sabi ko, pag meron kang in-install niyan sa cellphone, net monitoring din, yung cellphone mo mismo, maisa-shutdown mo yung computer using your cellphone. Meron ako niyan, dinownload ko yan, kaya lang hindi original eh, wala akong makuhang crack. Pero pwede po i-install sa cellphone. Nadadownload lang po yan sa cellphone mismo. Opo, sa Play Store, i-download nyo po ito, oh, yung netmon, yung file na ano, yan, itong net monitoring, yan, oh, net lookout net monitor for employees, yan. Sa, mismo sa cellphone, sa Play Store, meron yan. Kayo nga lang, siyempre, kailangan yung original, no? No? So, pwede naman yung trial muna para masubok nyo lang muna para kontrolin ng cellphone ang isang laptop o computer. Naka-Wi-Fi. Opo. Di ba, siyempre, di ba? Yung cellphone mo, may internet. Mayroon mo, kukontrolin mo yung laptop or desktop. No? So, ganun po yun, ha? Yan. Tingnan natin, tingnan nyo. Okay. Eto po. Lagay natin dito. Google. Ayan. Google.com. Okay. So, ayan, no, lagay nyo lang dito. Free download net monitoring. Ayan, APK 'yo, 'di ba sa cellphone? Ayan, no, net monitor, APK, 'di ba sa cellphone APK? Ayan, no, cellular, oh, net monitor pro. Ayan, kasi kailangan may pang-unlock eh. Wala akong pang-unlock eh. Ayan, no, na-download mo sa Play Store niya, makikita nyo. Kaya nga APK, 'di ba, pang cellphone. Ayan, no, Android, ayan, no, Android cellular. So, pag na-install nyo po yan sa inyong cellphone, yun, ganun din ang gagawin nyo kung ano yung ginawa ko rito kanina na i-scan nyo nung ginamit na natin to. O, di ba? Ito, yan o. Ganun din i-scan. So, dito, lalabas sa cellphone nyo yan. To. Tapos, i-scan nyo. I-scan lang kasi andyan na yung ano eh. I-scan lang. Tapos, makikita nyo na yung ano dito. Okay. Mamaya, pagka nakakonect tayo dito na, pag natanggal ko na itong, kasi conflict to eh, kasi sa ano to eh, server to, itong ininstall ko, SAMP server to, ito po yung local server na nagpapatakbo locally ng isang website. Kasi gumawa ka ng website, syempre, para mapatakbo mo live, kailangan magbayad ka ng hosting para maipatakbo mo, matest mo. Okay, kasi naka-live. Oh. Ngayon, dahil gumagawa ka pa lang ng website, no? Eh pagka nagpa-host ka, magbabayad ka na kagad. Meron naman mga free, no? Magbabayad ka na kagad. So ang gamitin mo, gawin mo lang muna yung local server para ma-check mo lang muna kung ang ginagawa mong website is okay na. Okay, pulido na. Oh, saka mo siya ipapa-hosting. Oh, yun na yun, at least tipid ka. Kasi gumagawa ka pa lang, nagbabayad ka na. Okay, ayan na po yun. Okay, subukan natin ha. Ayan ha. Install ko uli. No? Set up. Yun din na yung program din na to. Yun nga lang, mamimili ka nito. Ayan, ito na may susunod mo. Ayan. Lagyan natin Network Pro 2. Ayan. Tingnan natin kung hindi naman gugulo yung MySQL server. O, yun. Di ba? Ayan. Oo. Kasi yung SQL server ka, nanggugulo yun eh. Siya ang may hawak ng port eh. O, yan. Password. Okay.
Okay, papasordan ko. Ito yung client, ha? Ito na yung imo-monitor natin, ha? Na tinatawag, ha? Yan. Yan. Okay na. Complete na. Close na. So, wala ka nang gagawin dun. Hindi mo na siya ikakrack yung sa client. Ang ikakrack mo lang para maging original yung ano mo, yung mismong sa server. Meron pa bang time? Yung meron pa. Okay, that is the time. Let's say, halimbawa, ito na po siya. Scan network computer. Yan, okay. Password. Kailangan may password. That's the one. Ayun, oh. Di ba? Na-detect na yung sarili ko. Ayan, oh. Oh, na-detect na. Okay? I-add ko. Oh, sarili ko yan, ha? Di ba? Oh, subukan ko, ha? Yung sa ito yung sa server. Oh, ang gagawin ko, ha? Yung sarili ko, ako na mismo, ha? O-open ko tong media player. Oh, wala, merong ano to. So, halimbawa, nag-open ako. O, yan, media player. Ayan. Oh, di ba, media player? Tingnan natin, nandun ba siya? Ayun, oh. Di ba? Namomonitor ko yung sarili ko. Okay? Oh, namonitor ko yung sarili ko. Oh, ito naman yung sarili ko, 'di ba? Oh, 'yan na, 'di ba? Oh, ngayon, nagpunta ako dito. Oh, 'yan nakita. Ito siya. Okay? Oh, ako mismo, 'yan oh. Oh, close ko 'to. Nag-open ako ngayon ng TeamViewer. Oh, tapos yung client na 'to, ha, ako na yung client, ha. Double click ako. Oh, 'yan. So, na-open ko na 'tong TeamViewer. 'Yan. Ayan, how to use TeamViewer. Yan, lumabas yan. Tingnan ko kung na-monitor. Ayun, oh. Di ba? Oh. Ayun siya. Oh, ngayon, ito ngayon ang na-monitor niya. Ito na. Oh, nag-TeamViewer ako dito, di ba? Oh. Kinlose ko yung TeamViewer. Minimize ko. Okay? Yan. Tapos, nag-open ako ng ano, Google Meet. Oh, ayan, na. Oh, ito tayo. Tingnan ko kung na-monitor. Ayun, oh, tingin mo, lalabas dyan. Monitor yan. Okay? Refresh natin. Kasi doon ako pumasok ngayon dito, ito. Oh, tingin mo, nagagalaw, pag gumagalaw ako, nagagalaw yun, oh. Ayan, dito. Okay? Ayan, tingnan natin yung, i-refresh natin, tapos tingnan natin yung, ano bang ginagawa, no? Makikita mo ito. Yan, tingnan natin dito yung tools. Yan, kung anong gagawin ko. Pwede kong i-reboot. Pag ni-reboot ko to, magre-reboot ang computer. Magre-reboot yan. Okay? Ayan, oh. Okay, so makikita niyan, blank screen. O, magbablank yan. Please first select computers connected. O, di ba? O, yan, oh. Lumalabas dun, oh. Kung anong ginawa ko, lumalabas dun. In-okay ko, mawawala. Oh, dito ako ngayon nag-open. Oh, ayan. Oh, ayan. Oh, yun oh, lumabas dun oh. 'Di ba? Oh, ako 'to eh. Yung client eh. Oh, ito naman yung sa server eh, 'no, nakita oh. Oh, kinlose ko. Mako-close din 'yan doon. Ayan, ire-refresh ko nga lang. Oh, ayan oh. 'Di ba? Kung anong ginagawa, mamamonitor mo. Okay? Oh, remote screen. Oh. So, ayan, oh, di ba? Oh, kita mo dito? Oh. Pwede mong i-remote siya ngayon. Okay? Hmm. Pwede mo siya. Oh, yan po yun, ha? Okay? Oh. Nag-end na siya. Ayan na po.